Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Magandang gabi Luzon, Visayas. Sa Mindanao oras natin 33 minutes after 8 o'clock. Gabay po ng Wednesday, no? December 6, 2023. DJ Chill. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Luzon, Visayas, sa Mindanao, mga kapwa natin mga Pinoy sa abroad. Samahan na naman po ninyo kami until 10:30 p.m. Siyempre, para po dun sa mga naghahanap ng sweetheart, umahabol, makahanap ng sweetheart bago matapos ang taong 2023. PM lang sa ating hotline, gamit po yung Imo or Viber, pakihanap lamang ng aming account. Ang Digigel OFW Emotion. Pag nahanap na po ninyo, PM lang ng pangalan, edad at saka lugar. Pangalan, edad at saka lugar. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Sa lahat po ng mga may karawan ngayong araw, no, happy happy birthday. Merry Christmas, advance, happy new year, no, sa atin pong lahat. Mga kapo natin mga Pinoy sa abroad. May asawa man o wala, happy new year. Merry Christmas. Wednesday pa lang ngayon, no. Pero yung mga bisita na, try natin ha. Kanina nag-inarte po yung ano natin, yung hotline. Na kasabay ng mga PGS natin, may rigla yung ano natin, yung hotline ganina, yung Imo na. Pero try po natin ngayon ha, sana okay na. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Nasa line 1, line number 1, si Loveless at saka si Sunny Boy. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. DJ Chill. Ayan, medyo okay-okay na yung ano natin, yung Imo, no. Kanina po talagang hapon wala. Check po natin yung audio nila, no. Magandang gabi, Madam Beautiful. Anong pangalan, ma'am? Dory. Si Dory. Muslim po kayo, ma'am? Hindi. Hindi, Christian. Ah, okay. Kala ko Dory. Madam Dory, saan po ngayon? Nandito po sa Singapore. Wala pong asawa ha, boyfriend? Biyuda. 8 years. Boyfriend, wala? Wala. Okay, sige. Ikaw po sir, may asawa sir, girlfriend, wala? Wanted Sweetheart. Wala din, okay. Sige. Usap po kayong dalawa ha, bigyan po ng ano, lagyan ng magic sarap at saka ano tawag dyan, as in ang pag-uusap. Timer start. Paso. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Hello, ma. Ay, hello sir. Saan po kayo dito sa ating sa Pinas? Mindanao, Pagadian. Malayo. Ilang taon po kayo? Ano po? Ilang taon po kayo? Koan? 44. Just 44. Parehas tayo. 44 na. May isa akong anak.
Ah, okay. Pa lang siya, 8 taon. Saan pa lang, misis mo? Matagal na po kami. Wala din, okay. Sige. Ma'am, huwag po kayo mag-monitor, ma'am, ha? Focus po sa kayo sa usapan. Ano po? Itong buwan pa lang po yung anak namin na mag-iulay. Hiwalay kayo? Hiwalay. Kasal? Ay, hindi po. Saan po kayo sa Pinas? Sa Bicol po ako, kamatawid sa Pinas. Pero nandito po sa Manila. Okay. Anong kinaabalahan mo? Sa construction lang po, electrician. Okay. Ilan po anak niya? Dalawa. Bakit? 21 at saka 15. Malaki. Sa akin, walang taon. Maliit pa. Bali, matagal na po kayo dyan. Bago pa lang, 11 years pa lang. Oh? Bago pa pala, gano'n? Kailan po kayo muli umuwi sa Pilipinas? Ako, 9 years na. Matagal na. Kailan po umuwi niyo, sunod? Hindi ko pa alam. Kasi every 2 years dapat, kaso nag-renew ako. Hindi ako nakaka-uwi kasi wala namang wala ba akong replacement dito, caregiver kasi ako, private caregiver, so walang mag-alaga sa alaga ako matanda, 91 years old. Yeah. Pala hindi kayo nakaka-uwi? Hindi. Siguro hanggang mamatay na lang to, saka ako makauwi. Or hanggang hindi na nila ako kailangan. Eh, lagi po kailangan kanya hanggat nandiyan din siya. Hindi na yung inaalaga. I love you, May asawa na po yung anak niyo. Yung babae ko, nag-asawa. Tapos yung bunso, nag-aaral pa. Nag-aaral pa. Okay, tayo, malaki na sa akin. Malayo pang lalakbay din. Oo nga eh. Pero patataposin ko yan para rin yung anak kong, yung panganay. Kasi sayang, sabi ko, pag mag-aral ka, mag-continue ka sa pag-aral mo kasi bago ako mag-retire, iti-train ko muna siya dito pa. Papasok ko muna sa hospital. Yeah. Siya nga po pala, sir, yung kausap po ninyo dito, huling nakausap mo, kamusta kayo? Naku, sir. Walang nangyari. Kausap kami, may kausap ko ba? Walang nangyari? Kami, nag-video call kami dito sa imo. Pagkatapos, kasamahan niya, gamit-gamit niya yung cellphone ng kasama niya, may kausap siyang ibang lalaki. Gamit ang cellphone ng kasama niya sa trabaho, may kausap siyang ibang lalaki. Oo. Eh, baka anak din. Oo, baka anak niya po yun yung kausap niyang lalaki. Hindi po, ano siya? Nagtatrabaho sa construction, ang tawag safety daw, sabi. Baka maniligaw niya po yun. O, mamili siya ngayon, safety officer o electrician sa construction? Hindi na ako siya maghintay ng gano'n kasi ayaw kong makipag-agalingan. Oo, magpagsiksikan, no? Oo, yung tadaanin mo sa pakiusap tapos nadala sa pakiusap. Pagdating ng huli, wawala din. O, di bali ah. No, ito ngayon si Mambo lang kasabit-sabit, oh. Ito lang yung kaagaw mo, sir, yung baboy niya na hawak ko. Kaso, host,
Kaso host, nahihirapan naman ako kasi Bisaya ako, hindi ako gaano sa Tagalog. Alam mo naman mga Bisaya. Eh, nag-uusap naman kayo ngayon ni Sir. Magkakintindihan naman kayo ngayon. O at least kahit tayo binta mo si Sir, okay lang. Nahihirapan talaga ako sa Tagalog. Medyo kunti-kunting Bisaya naman po. Huwag lang yung sulit na Bisaya. Napitigas kasi yung mga dila ng Bisaya. Nahihirapan talaga kami sa sa anong patingin, kaya patingin, hindi ako napunta sa Manila. Pag tuwing na uwi ako, talagang nagko-connecting flight ako kasi may ibang mga Tagalog na hindi ko naintindihan. Ay ganun. Patingin nga lang dila, ma'am, kung matigas talaga. Cute ng aso niya, si, cute ng baboy niya si Ro, pulang-pula yung bibig si Ro. Tingnan mo, parang si Peppa Pig yata yan eh. Ito lang lagi katabi ko tuwing gabi. Sa akin katabi ko. Katabi ko wala eh. So ilan ang naging jowa mo? Dalawa po. Ano nangyari? Yung pangalawa kong naging girlfriend. Ano na, sir? Umalis din gawa kay pamilya siya. Tawag. Ano? May pamilya siya. Eh, paano siya nakasali dito? Di ba bawal naman may pamilya? Hindi po. Hindi ko yung naging pangalawang naging girlfriend ko. Hindi ko dito natulog. Akala ko dito kayo nagkakilala. Hindi pala. Hindi po. Yung nakilala ko dito sa HLDJ, ano siya, parehas. Parehas, walang nangyari. Ilan pula? Ganyan talaga ang buhay. Ilan po lahat yung mga nakausap mo dito, sir? Tatlo. Walang nangyari lahat. Pero may naging girlfriend po kayo. Tapos mayroon po po lang asawa. Huli mo lang na lamang may asawa, sir? Ano po, nung una alam ko na po na may asawa siya. Pero ang sabi niya, hindi na sila nagsasama. Tapos nung nagpaalam siya na pupunta sa kanila para makasama niya yung anak niya, pinayagan ko siya. Ayun pala. Di na bumalik? Ayaw na niya sasagutin ang tawag ko. Ayaw na niya sasagutin ma-reply. Nandun na pala sa asawa niya. Magkasama na pala sila. Pero matagal yung pagsama ninyo, sir, yung dalawa, sir? Ano po? Nung lockdown, nasa dalawang taon po. Ala, uy. Hindi alam ng asawa, alam. Pandemic. Hindi alam? Maano yun? Ano ba yun? Tawag doon, marunong magtago. Huh? At yung dito naman, yung isa kong nakausap dito sa imo. Pag na-chat ako, na-reply siya. Pag tatawag ako, ayaw niya sasagutin, tapos nagsisend lang siya sa akin ng yung voice message. Full ba niya? Message pa yung parang. Yung salita lang niya, yung voice lang niya naririnig ko. Ganun lang. Hindi na rin ako na chat sa kanya. Pinabaya ako na. Nang sa wala na. Eh ngayon, nag-try ulit ako baka sakali. Kung pala rin. Kung hindi naman, okay lang. At least nag-try. Yung relasyon na nabibigla lang, maganda yung totoo. Kasi hindi naman ito competition, kundi patibayan. Opo. Ikaw naman po, ma'am, matagal lang po kayong walang boyfriend kasi biuta po pala kayo. Wala ka na meron akong mga ex dati. Mga ex? Mga ilan lang? Mga ilan? Dami.
ano sila, tatlo. Hmm, ano pong nangyari? Eh, yung isa, ano siya, happy, retired na. Mm-hmm. Eh, syempre, alam mo naman, pag sa gobyerno, eh, nahuhuli ko. Oh. Tapos yung isa naman, nahuli ano din rin siya, HPG. Mm-hmm. Tapos? Nahuli ko rin. Tapos yung last, army, lahat, baril, ganun. Oo. Nahuli mo din. Tapos, may pang-apa, yung apat ko, yung last, yung police, ano, SP4. Ganun din, babae. Eh, syempre, kami mga babae, ano kami eh, may, ano ba yung, may instinct kami eh. Kahit malayo, may instinct. Ay, ganun ba yung babae? Lalaki wala? Malakas ang kutob ng mga babae. Ay, ganun. Lahat mahigit pa sa NDI. Pero ako, tahimik lang naman ako. Tsaka pag nahuhuli ko, ay ako na nagipag-away. Hindi ko na kailangan yung explanation. Enough na yung nalalaman ko. Yung tamang ano ba, na talaga ayoko na, tama na. Yun. Kasi ang pinaka-importante sa akin, honest at saka respect. Once na mawala na yung trust ko, mahirap na yun ibalik pa. O ngayon, walang tumatagal na mga nasa gobyerno na mga boyfriend mo. Ngayon, try mo naman ma'am na ano, na freelancer, electrician yung mamahalin mo. Pero yung first ko, nagtagal naman kami ng 5 years, pero siguro sa tagal ko dito, hindi nakapaghintay, kaya yun, syempre lalaki. Oo. So, ganyan lang talaga ang relasyon eh. Walang forever, sabi nga nila. So, maghintay na lang sa right time kung meron man darating. Kung wala, okay lang din kasi I used being single. Saka natin sa atin, naisip ko yung pag-aasawa lalo at may anak. Minsan, parang naisip ko baka yung anak ko yung magiging dahilan ng pag-aaway. Baka hindi makatunggol yung anak ko. O baka hindi ito rin natunay na nga. Ganun naisip ko rin minsan. Hirap kasi. Lalo na pag may mga anak. Oh. Kasi ikaw, iba yung pagdala, pagdisiplina mo sa anak mo, sa akin, iba din. Kaya yun, parang, ano ba, complicated. Magulit. Kasi ako naman sa mga anak ko, ano, ako super strict ako sa kanila. Hindi ko sila ina-spoil yung mga anak ko. Ano po yung gano'n para lumalaki yung bata na disiplina? Ilang taon na bunso mo, ma'am? 15. Ilang taon na po kayong byuda? Mag 8 years na po. Oh, nakalimang boyfriend ka, walang tumagal? Sila interesado pero ako naman ang ayaw po, nahuli ko na. Kahit pinapakilala na ako sa pamilya nila, sa parents nila, ganyan na yun. Kasi once na mawala na yung trust ko, ang hirap na eh. Pag pinapakilala kung paano, ayaw mo nang pakikilala kung ikaw sa pamilya? Ay hindi, yung may mga plano na kayo in future, tapos pinakilala ka na, tapos at the end of the day, yun pala, nagloko, diba? So, para ano pa, niluloko ka na nga, hindi pa kayo nagkita, paano na pag nagkita kayo, mas lalo na. Ba, so don't waste the time, don't waste your time sa ganong mga bagay. Kasi cheater is always there. Mabuti pa mag-isa. Hmm.
Oh, bakit hindi ka naka ano, sir? Bakit natahimik ka? Hindi ko lang mamaya ang ganda mo sa aking pangit. Ano po? Yung ganda mo at sa aking kapangitan ko. Ano, wala namang pangit dito sa world. Lahat naman tayo magaganda. Yung mukha mo, mukha ko. Kamukha tayo ng Pilino. O nga, magkamukha kayong mahina ang signal, malabo. Malakas naman sir ang signal. Maganda din, madam. Ano maganda? Maraming magpamahal sa'yo. Marami, pero hindi naman ano, totoo, pike. Oh, so ngayon ma'am, anong purpose, no? Bakit po kayo sumali din eh? Nag-try din ako naghanap ng life partner kung sakaling. Kala ko ba naman hintayin mo na lang kung sino makadumating? At least naghanap, ano? Kasi nasa tao nga daw po yung gawa, nasa Diyos ang gawa. Bakit natahimik ka, sir? Kontamimik ka, Chong, ako nang manliligaw. Joke lang, sir, ha? Kantahan na lang kita, sir. Huwag kang mahiya, sir. Magsalita ka. Magtanong ka kung anong gusto mong tatanungin tungkol sa akin. Sasagutin kita directly. Ikaw na lang yung manligaw, ma'am, eh. Kung ganun lang din naman. Mas nahiya naman siya sa akin, ho. Ano ba yan? Maganda ka, ma'am. Hanapan mo na lang ako, host, kasi nahiya naman siya sa akin, host, o hindi na siya nakatingin. Eh, gusto mo talaga tingnan po kayo? Man siyang, wala man siyang kabuhay-buhay, kausap. Parang wala man siyang interesado. He is not interested. Maganda si madam eh. Ano? Maganda si madam. Huwag kang magsabi ng maganda. Ayaw, huwag mo akong tawag ng madam. You just call me Miss Dory. Dory yung pangalan ko. Oh, Muslim ah? Hindi. Christian. Huwag kang mawala ng pag-asa, sir. You know, you're still kicking. Try and try, try and try. Pero huwag mo ipilit ang sarili mo kung wala ka talagang mahanap ng matino. Kasi ang hirap sa panahon ngayon. Alam mo kung bakit hindi ako ng asawa ng 8 years at saka may mga ano akong karelasyon na hindi kami nag-work. Kasi yun bang talagang hanapin mo talaga yung match kayo, compatible kayo, lalo na sa mga sa ugali, di ba? Kasi sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng ano, right person. Oo nga po. Kahit nandito ako sa ibang bansa, mahirap. Kaya huwag magmamadali. Kailangan long observation. Kahit naman po malayo ang sa komunikasyon, malalaman mo naman kung nagluloko o hindi. Yung may mga iba't ibang mga dahilan na tinatawagan mo o pag magre-reply siya. Actually, ako naman, hindi ako gaano sa social media kasi sa trabaho ko at saka yung trabaho ko is 24/7. Kaya minsan pa, sulip-sulip lang ako sa phone ko.
kasi syempre priority ko ang trabaho ko. Opo. At saka ano ang mangyari sa matanda, responsibilidad ko. Opo. Kaya hindi ako gaano sa ano. Kung meron akong time, yun, nag-reply ako. Ganyan. Wala. So, hindi naman lahat ng mga OFW na laging nakaano sa phone, yung makikita mo yung iba na lagi sila nakatoto kasi magkaiba yung work namin. Nga po. Kahit off day ko nga, 3 hours lang. Hindi holiday. Kaya yung time ko very tight. Ano po? Nakakapamasyal din po kayo sa oras ng pahinga nyo. Maka ano naman, pero usually kasi yung off day ko 3 hours lang, 3 oras. Yun lang. So pag nalabas ako, kumain lang sa labas, tapos magbili kung anong kailangan ko dito, may personal needs. So yun lang, tsaka babalik na dito, yan. Di, tsaka di ako gaano, 11 years na ako dito pero maliligaw pa rin ako dito sa Singapore. Hindi ako gaano marunong sa bus at saka MRT. Ano na rin po yan, hindi mo na-miss yung anak mo na makasama mo ng personal? Na-miss ko naman, pero sa panahon ngayon, di ba, may ano na tayo, may social media. So, time to time, nakaka-usap ko naman sila, nakaka-video call. So, pero, excuse me, iba talaga pag nakita kayo sa in-person. Pero siyempre kailangan naman ang trabaho kaysa uuwi ka dyan na walang pera. Alam mo naman ang gastosin sa Pinas, di ba? Pag nasa airport ka na, simula na ang gasto. Dating mo sa bahay, maraming mga expenses, di ba? Buti kung may asawa ako kasi may magsusupport sa akin. Pag naubusan ako ng bala, wala sinong tutulong sa akin, di ba? Kaya, mahirap maging single man. Ngayon, hindi ka na nag-iisa. Andyan na si Sir. Nahiya nga siya sa akin, Hoss. Ayaw niya makipag-usap sa akin, Hoss. Parang lagi siyang naka... Masaba na, Hoss, kanang lagi ba siya nakadungo, Hoss? Tumingin siya sa baba. Huwag kang magdungo, Sir. Hindi siya makipag eye to eye sa akin, parang may something. anong something? Huwag mo sabihin something. O kailangan eye to eye talaga, hindi kayong paganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Yan yan, yung ibig sabihin parang wala kang interesado sa akin makipag-usap or I don't know kung ano ang feelings mo. Interesado naman po, ma'am, kaso na eh, siyempre. Ayan tuloy, sir, na pagkamalan ka may something. Huwag kang yuko ng yuko. Kasi hindi kasi siya makapagtingin sa akin. Yung bang eye to eye, dapat nagtingin, tumingin ka sa tao yung kinakausap mo. Kasi huwag kang laging, bakit yumuko ka? Siguro may tinatago na takot ka sa girlfriend mo. By the way, saan pala yung anak mo? Sino nag-aalaga? Nasugula ko po. Sa probinsya. Anong probinsya mo? Bicol, Laig. Ilocano ba yan? Tagalog. Ay, tingnan mo, Tagalog. Ang hirap pa naman yan. Ano ba, Trujos? Talagang dudugo yung ilong ko sa Tagalog. So, anong grades na yung anak mo? Grade? 2 po. Grade 2. Ay, maliit pa pala. Opo. So, late ka na pala nag-aasawa? Ano po? Matanda na po ako ng maglandi. Ganun ba? So, maliit pa yung anak mo?
Halipa. Kanino ka nakitira? Bahay mo? Or nag-rent? Nasa magulang ko po. Ay, dito po ako. Ma'am? Saan? Stayin po ako dito sa trabaho. Anong ginagawa niyo sa trabaho niyo? Bali, ang scope po dito ay sa mga smoke detector. Pera na. Ano po? Smoke detector ang kinakabit ko dito, yung mga fire alarm. So ikaw yun ang gumagawa yan. Anong ibig sabihin niyan? Ano po, pag may sunog siya, pag naka, ano po siya, ng uso, o init, tutunog po yung bell. Hindi maalarmay mo. Tapos may, okay. May masalita sa speaker na ano, nagpipaging siya na nakalimutan ko siya, sabi sa speaker eh. Basta nagpipaging kasi may ina, hindi ka kasi nakapukos sa akin eh. Iba kasi yung isip mo, kaya nakalimutan mo na tuloy. Tapos ngayon, anong plano mo sa buhay mo? Eh, ito po. Sabi pala ito ba? Kumakala ko ano? Kapare niya? Eh, di siya trito na ito ba? So, ano? Wala ka ng balak mag-asawa pa uli? Kung meron po na magiging tito, bakit hindi? Pero po... So, anong hanap mo sa isang babae? Ano ko lang basta hindi ko lulukohin yun lang. Hindi ka lulukohin? Ano pa? Yun lang ang harap ko, yung hindi maluluko. Eh paano kung hindi marunong magluto? Eh wala rin kain. Hindi mo alam magluto, walang kain. Tinapay lang lagi. At saka itlog na laga. Yung pagdating naman sa bagay na gano'n, yung napapag-usapan naman yan kung sakali dumating yung pagkakataon na yun. Saka anong mga qualification or categories na babae ang gusto mo, na hanap mo? Yung hindi malulog at saka yung hindi kaibigan na tulong kung saan pupunta. Dahil kahit sabihin natin na hindi magulog ang babae, mahilig sumama sa kaibigan na magkapiling yan, lalo pa nagiinom. Makakakuha at makakakuha yan ang iba. Ganun ba? Eh ako, friendly kasi ako eh. O paano yan? Kung kailan sa kung magkita, may okasyon, o dadayo sa bahay mo, kung kailan ganun. Pero yung kung saan-saan, ako na... Ano ka pala? Siloso ka pala, kumbaga? Medyo siloso. Ano na, delikado yan, mapatay ako dyan. Hindi, kailangan sa relasyon, walang tiwala talaga. Kasi ako naman, may mga kagrupo din ako, ilan, pero may limitasyon. May nasa... Alam ko kung hanggang kailan. May nakakamit ako dati. Hindi kami nagkita na. Mali sa cellphone lang. Noong naramdam ko na totoo siya. Tapos habang tumatagal, umiinom eh. Tumadayo siya, nasakay pa siya ng sasakyan para makapunta, makadayo ng inuman. Mabalik siya ng, pagkaumaga na siya, nakakabalik sa bahay niya. Nakakuha na ako ng gano'n nakachat. Tapos minsan nahuli ko siya, eh sinabi siya sa akin na pupunta niya kaibigan. Binigay mo sa akin yung number. Pagkaano nung sabi niya, nakasakay na siya. Tapos, sinabi rin niya na nandun na siya sa kaibigan niya. Tinawagan ko yung number na binigay niya. Pagtawag, wala namang pala doon. At saka wala silang usapan na pupunta doon. Bumitaw na rin ako. Hindi na ako nag...
No. Kaya huwag kang basta-basta magtiwala. Kailangan anuhin mo. Ano ba yung tawag? Kalitasan? Ano ba yun, Hoss? Kalitisin? Ano yun? Kilatisin. Kailangan anuhin mo talaga. Kikilananin mo talaga yung tao bago ka magtiwala. No. Eh, kahit naman po sa cellphone lang kahit para kikita, mararamdaman mo rin. Kasi lalo na pag sa ano lang kayo, sa social media lang kayo nagkakilala. Ganyan. Okay, minsan, naisip ko parang ayaw ko na. Pero minsan naisip ko parang mas maganda yung may kasama. Bakit hindi ka nakahanap dyan sa inyong banda yung malapit lang? Kasi mas maganda yung medyo malapit lang. At least alam mo yung background niya. Tsaka araw-araw makikita, diba? Di po ako. Ano po? Di po ako interesado pagka lalo yung lagi ko nakikita tapos alam ko yung mga gawa-gawa yung galaw niya. Mm-hmm. Hindi ako interesado. Eh syempre lahat naman tayo hindi tayo perfect, di ba? Only lahat tayo dito nagkakamali. Walang perfecto, kaya nga may second chance, di ba? Para magbago, para i-correct ang mali. Siguro perfectionist ka din, yung hinahanap mo perfect. Siguro hindi mo rin ako gusto, kaya yun, hindi ka, wala kang interesado sa akin ng kipag-usap, kaya lagi kang ganyan. Hey, gusto po kita, kaso sa ganda mo po, parang hindi man lang nangalahati sa iyo. Hoss, paano na to, Hoss? Habang, Hoss, ayaw na talaga niya sa akin, Hoss, nag-ano na talaga. Pinaprangkahan lang niya talaga ako, Hoss. Paano naman to, Hoss? Pwede wala na. Ayaw ng lalaki. Ayaw na daw niya, Hoss, eh. Paano yan? Good luck na lang, ha? Thank you. Maraming salamat. Sige, Hoss. Salamat sa time. Sige. God bless. Good luck. Bye-bye. Ramdam siguro ni sir. Kanina niya pa sinasabi yun na alangan daw siya sa ganda ni girl. Maganda ka kasi, Bam. Hindi ka maganda, nakalimang boyfriend ka ba na mga may HPG? May pulis. May pulis din yung HPG. May hipe. Ano pa yun, manager? MMDA ba yun? Army, pulis. Wanted, sweetheart. Sweetheart. Baka kinakabahan ka lang, sir. Kasi sa kanila, baril. Sa'yo, Philips screwdriver. Ano? Alas 9 at 12 na ng gabi. Standby po tayo. Susunod po nating mga kasama. Si Lonnie Lynn. Tama po ba? No. Si Alberto at saka si Love. Okay, si Love. Emma Magabugto, magandang gabi. Thank you so much. Happy Wednesday may kay Melds Essie, no? Essie. Also to Amera Lagunsada, magandang gabi. Alright, pakipwesto po muna ng kamera mo, ma'am. Putol po yung ulo. Sintro po kayo sa kamera, ha? Tapos si sir, madilim din po kasi hindi klaro, no? Wala kang mata, sir. Hindi ka po mamumukha ni Madam.
Saan po kayo ngayon, Miss? Ano, ma'am? Ano pong pangalan mo, madam? First name? Lane po. Si? Lane yung pangalan ko. Oh, tika lang, tika lang. Ay, nagkakaraoke ho yata. Maingay. Saan po ba yung maingay na yon? Saan ako? Maingay. Ano ko? Lipat pa ko with kang... Sir, distansya po kayo sa ilaw. Sir, huwag po kayo tumapat sa ilaw kasi wala po kayong mata, sir. Hindi po klaro yung mukha po ninyo. Distansya po kayo sa may ilaw, liwanag, no? Distansya po kayo ng mga 1-2 metro. Oh, huwag po kayo tumapat sa maliwanag, sir. Okay na po, ma'am. Hindi na maingay. Hindi na pa masyado. Sige, no? Pero lumabo ka. Wala po kayong asawa, ma'am, ha? Boyfriend ngayon? Anong first name po ulit niyo ulit? Lynn. Okay, si Madam Lynn. Ikaw po, sir, ano pong first name niyo? Opo, Alberto po. Aha, saan po ba kayo ngayon, sir? Sa Leyte po, Leyte. Sa manukan, maraming manok, no? Sige, wala po kayong asawa, sir, ha? Girlfriend? Wala. Sige, usap po kayo ni girl ni Madam Lynn. Timer start. Pasok. Wanted, sweetheart. Hey, wanted, sweetheart. Yes, sir. Taliti ka. Galiti po. Apa? Sa Ormoc. Ormoc? Mapit lang tayo. Dito lang ako sa sa may Kapuokan. Sa Ormoc ko, pawi ko karong kwan, June. Karong June? Ngayon June? Uwi. Karong June, oo. First time ko pa upkit dito sa live. Ako rin. Nakahiya. Putulin ko na. Lang yun? Putulin ko ng hagdan, ma'am, para din na kayo makaakyat. Pwede saglit lang kasi baka maabutan ako dito sa amo ko. Ay. And up. Wow. Bakit may trabaho pa kayo, ma'am? Oo, iba kasi yung natin dito eh. 5 hours yung difference natin. Ano po kayo, ma'am? Ilang taon na po kayo? 43 na ako. May 4 na anak. Mas matanda pala ako sa'yo ng 2 taon. Ako wala pa akong anak. Okay. 2009 kami naghiwalay ng asawa ko. Really, sir? Tanong lang po. Ano yun? Mga tana po, ma'am. Tanong lang ho. Ano yung tanong mo? Bakit? Wala akong kasi matanong sa'yo dahil na... Bakit naman, sir? Bakit naman, sir? Hanggang ngayon, wala pa po kayong anak? Wala po kayong asawa talaga? Wala po. Ayan ni ma'am magtanong eh. Daming dapat itanong dito, ma'am, oh. Kalibin, sir, wala din po ba? Wala po. Pero may naging girlfriend. Girlfriend. Wala po ako naging girlfriend. Wala talaga? Ibig sabihin, si madam unang maka... Hey! Bakit? Marami naman yung chicks dyan sa Leyte, ah. Ay. Hindi ako mahilig nun eh. Ay, wala. Hindi wala kang hilig sa chicks. Anong gusto mo, sir? No. Kasi... kasi nandito lang ako sa ano eh. Bundok. Magsasaka lang kasi ako.
Eh, may itsura ka naman. So, bakit hindi ka nagkaroon ng ano? Girlfriend. Huwag ko, hindi, hindi yata marunong. Ganun, may ganun. Baka ikaw na nga kung sakali. Oo, malapit lang tayo, di ba? Liti ka din. Pwede, ano? Baba muna ako kasi may gagawin pa ako eh. DJ! Huh? Kasi ano eh. Bababa ka mama pag aakit na mo. Nandito lang kasi ako sa ano, tabi ng kalsada. Kawawa na, kawawa naman si sir, bumaba pa ng bukid sabi niya, papunta ng kalsada. 5 kilometro pa po yan ma'am para makausap mo lang. Makausap ka lang ni sir oh. Kasi may trabaho pa ako eh, baka ano. Yung time ko kasi dinner, leave ng kapi dito. Oo. Eh, 3 minuto, 3 minuto pa lang naman pag-usap nyo. Dagdagan mo naman, tawad do, kahit 5 minuto pa. Hindi pa nga na wala yung hingal ni sir kakababa ng bundok eh. Tapos yan, naakyat na naman. Natutawa tuloy yun. Hindi, uminom siya ng tubig para mawala yung hingal. Hindi, minsan dagdagan yung hingal mo nun, ha? Eh, bibigat yung dyan mo, eh. O, pag umakyat ka nun, mabigat ka tawag mo, hingalin ka lalo. Ay, alam mo ba, sir, kaya nag-ano ko dito sa live ni DJ? Siyempre, ako na mag-open, ha? Naghahanap din ako ng makasama ko habang buhay, ganun. Kasi siyempre may edad nito kayo, kailangan may kasama. Saka yung totoo. Ako na lang ma'am, kung pwede. Talaga ako pa nag-open. Hindi. Susunduin na lang kita sa airport. Tatakloban ka? Pero alam mo ba, kahit hindi ako dalaga may mga anak ako, gusto ko respetuhin ako sa lalaki. Bilang respeto mo sa akin, kailangan ng ano ka sa mga magulang ko. Yun lang. Ay, oo. Oo, okay naman yun. Tsaka pag-usapan naman yun maayos eh, kung magkasundo, di ba? Opo. Tasa yun. Naman yun pag... Pero siyempre sir, yung mga viewers natin, ayaw nila maniwala sir na wala po talaga kayong niligawan, girlfriend, ganun. Wala talaga akong girlfriend, sir. Wala talaga? Wala naman kasi. Torpe kasi ako. Ngayon lang ako baga nagkaroon ng lakas ng loob. Oo, may ganun nga tao eh. Kapatid ng papa ko. Yun. Naabot ng 40 yung edad. Hindi pa nagkaroon ng asawa. Pag tabihan ng babae, parang takot. Tapos? Yan, hindi nagkaroon ng jowa. Hindi nagkasawa. Pero pagtabihan kita siguro pag uwi sir, baka ano ha, tumakbo. Baka ano mo? Baka tatakbo ka pagtabihan kita. Ay, tatakbo ako pag ano, pag matapang ka, pero pag hindi, hindi ako tatakbo. May nanonood pala no pag live naka ano naman. Yan, thank you sa mga ano dyan nanonood sa live na first time ko pa umakyat dito sa live ni DJ. Maganda pala dito ano ma'am pagka naka live ano. May nakapansin sir, may kasama daw po kayo dyan. May kasama po kayo dyan sir, tatabi nyo. Wala, wala po. Wala po o to, ikot o wala. Sa tabi ako na nga Dilim. Kasi parang may ningiwian ka daw dyan nung sinabi mong ngayon ka lang nagkalakas ng loob. Na magkaroon. Wala sir, ito. Ikot ako.
Wala. Kailan ka uwi, ma'am? Ngayong June? June. Mm-mm. Ay, tama-tama, eh. Birthday ko yun, June. June 5 ako. May. December, May, June. Malapit na pala. Oo. Saan kita pwede sunduin, ma'am? Wait lang, kasi eh. Dito ang kwarto ko. Ano, sir? Saan ka, saan kita pwede sunduin? Pag halimbawa, umuwi ka. Sa Tacloban na. Oh, sa Tacloban nga, malapit dito sa amin. Bagod ako. Ay, yan. DJ, pasalamat ako sa live. Yun, naka-ano ako, friend ka ni DJ yan. Papasalamat ako naka-ano ko dito. Nakilala ko si sir. Sana, sana marami pang ano, naghahanap dito ng forever nila ba? Ang ganda mo pala, ma'am. Nabibighani tuloy ako. Yan ang mga banat. Nabibighani tuloy ako. Yan ang mga banat, sir. Para magka-girlfriend ka na. Oo. Ilan taon ka nga, sir? 45 na ako, ma'am. Bata pa yan. Hindi na basya yung edad, di ba? Basta importante magkasundo. Mm-hmm. Sa magkasundo lang, ano, pwede na. Sige sir, may gagawin pa ako ha. Next time na lang din, DJ. Anong next time, ma'am? Anong, DJ. Anong next time, ma'am? Eh, siyempre, connected na kayong dalawa, liligawan ka na ni sir. Patay tayo dyan, JD. Tatakbuhan tayo. Bakit patay tayo dyan? Maawa ka naman. Pati ako, patayin mo. Wag, uy. Akin na nga po, pag hindi na ako busy. Bigay mo na lang sa akin yung ano mo mamaya. Para tuloy-tuloy yung kwentuhan natin. Ano ibigay ko? Ang imong account ba, ihatag ako, sa ako niya? DJ na lang magbigay, alam naman siguro niya. Ay, di ko po alam, ma'am, ang pangalan ninyo, ma'am. Kayo nga po, ma'am, ang magbigayan. E, pag-off cam na, yun po yun. Hindi po kami nagbibigay ng account ninyo dito kasi din naman namin alam. Privacy na po ninyo yan. Kung ibibigay nyo sa partner nyo, sa kausap nyo, o hindi, choice pa rin ninyo yan. Ikaw magbibigay kay sir, account ninyo yun eh. Para pag makontak ka na ni sir, liligawan ka niya, magka-girlfriend na si sir. Sige na, ano, kunin mo yung number ko. Baka kukunin na wala akong dito ng ano eh, bullpen. Di pa, ano yan? Ba't number yung ibibigay mo kay sir? Yung Facebook, para doon kayo mag-add sa isa't isa. Screenshot nyo yung Facebook mo, ma'am, tapos ipasa nyo dyan sa GC natin. Di po ba, tatlo tayo ngayon? Oh, pagtapos ko kayong i-live, alis po ako. Alis po kami dyan, ha? Dalawa na lang kayong matira. Oh, hindi na namin alam kung ano pinag-usapan ninyo, no, ano yung mga screenshot na pinapasa nyo dyan, kasi dalawa na lang ho kayo. Ganun. Screenshot mo yung Facebook mo, ma'am, tapos para ma-search ni sir, tapos yung Facebook mo din, sir, ipasa mo kay ma'am dun sa GC. Oh, para ma-alam ni ma'am Facebook mo. Mm-hmm. Pero choice pa rin nyo yan, no? Sa nasabi ko na, nasa sa inyo pa ho yan kung ibibigay nyo sa isa't isa. Oh. Pero kung sige, DJ, thank you ha, baba na ako. Baba, uy, mahiga ka lang eh.
Baba na ako. Mas may gagawin eh. Akit naman ako, ma'am. Bababa ka ako. Magkasalubuhan kayo niyan. Sige na, ibigay mo na sa anong DJ. Ano po yun, ma'am? Sige, isi-send ko na sa kanya sa ano, GBC. Mm. Yung FB ko. Sige, no? Thank you, DJ. Thank you. Sayang DJ. Sayang DJ. Gali na tuloy ako sa kanya eh. Pababay siya eh. Oh, sige, sige. Eh, pag-usapan niyo pong dalawa ha. Ika-cut ko na po kayo. Bye-bye. Bye. Ma'am, bakit bababa ka? Mag-uusap muna tayo. Kasi may gagawin ako. I-send mo na yung ano mo. Yung FB daw. Paano ba may screenshot dito? Wait lang. Screenshot ko ah. Daw i-add to. I-add mo na lang ako. I-add mo na lang ako. Ma'am, i-add mo na lang ako, ma'am. Nahirapan ako sa kalisod ba? Katumawa dyan. Na-inlove tuloy ako sa'yo, ma'am. Agoy. Oh, first time kong na-inlove sa'yo. Oh, ito ha. Ka na mag-add ito ha. Ito Facebook ko. Iniba ko kasi yung pangalan ko kasi nga hindi ko ma-open yung saan ko ba ito isusintay lang. O dito. Ignan mo na lang. Ako eh kasi grabe yung trabaho. Sige na, baba na ako. Hindi ko makita yung ano mo eh. Eh ako na lang i-add mo. Sige. Dahil meron ka naman dyan bullpen siguro. Yung pangalan ko na nakasulat dyan, yan yung ano ko, yung account ko, Facebook account. Wala, sabi niya ano dito, pwede daw dito isin sa ano. Dito pa isin ang... Alberto Habini. Facebook mo. Ay, search mo. Ang hirap naman. Kita mo na? Ako, sige na, babay na. Bye-bye, may love you. Sige na, babay. Yun ang walang karanasan, walang naging girlfriend kasi masyadong mahiyain. Ngayon lang daw siya nagkaroon ng lakas ng loob. Ganun. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Bye-bye. I love you. Amo na ba natdong? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. 32 minutos ang nakalipas sa oras na alas 9. Si Lynn at saka si Jerry susunod na. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay. Abian Mujer. Abian Mujer. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world. Local radio. Abian Mujer. Abian Mujer. Sa linya si Madam Lynn. Kanina Lynn din po yata pangalan nun. Ma'am Lynn, saan po kayo ngayon, Ma'am Lynn? Anong lugar?
Labag City po. Sa Ilocos Norte. Ilocos Norte. Nasa Ilocos Norte po kayo ngayon. Okay, sige. No, wala pong asawa, ma'am, boyfriend? Wala po. Mm. Ikaw po, Sir Jerry, isagad po yung ulo, sir, kasi hindi po makita ng maayos. Pang ilang join mo na ito, sir? Siguro mga 10 na siguro, sir. DJ. Oh, kamustang panghuli? Wala pa, sir. Hanggang ay oh, hindi kayo kinausap noon, off cam? Wala. Mag isang taon na. Sige, kausap kayong dalawa ni Ma'am Lynn. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello po. Hi, sir. Kumusta? Okay naman po. Ano po pangalan niyo? Jerry po. Ilang taon po? Matanda na ako. May apo na ako. Isip lang po tayo. 54 na ako. Hindi naman po halata. Excuse lang po, parang may maingay na parang may umiiyak na parang langit. Ano ba yan? Parang nakakatakot. Mm-hmm. Sino po? Baka yung tubig mo, ma'am, kumukulo. Akala ko si ma'am kumukulo. Ay, hindi pa po. Magsisimula pa lang. Charla. Saan ka po, ma'am? Ngayon? Ilocos Norte po. Alabang si. Ano, Bisaya? Ilocana. Ay, Ilocana. Ano? Ay, po. Sabi nila daw, ang Ilocana daw matapang. Depende po. Ano? Siyempre, kung mabait ka, mas mabait kami. Pero kung ano ka din, mas matapang po kami. Ganun po yun. Lagi ako sumasali dito, pero walang ano, maging kaibigan. Ewan ko ba? Baka kayo po yung matapang. Hindi po. Itanong mo si ano, Sir Jerry, DJ, kilala niya ako. Hindi ko alam kung matapang kayo, sir, eh. DJ, ilang taon na ako hindi sumali, eh. Sobra na isang taon. Wala pa. Buwan pa lang, eh. Pero talaga kayo. Baka ito lang, sir, ko si DJ, si Bislin. Ito na. Pang sampung nakausap mo na yan dito, sir, ah. Pang sampung na ito. Last na ito, hindi na ako sumali kung wala akong matagpuan. 54 ka ngayon, no? Nung pag-join mo dito 2020, 54 din edad mo. Ngayon, 54 pa rin. Yeah, 54. Sa totoo, 54 ako. Ito makakanda. Itong December na ito, 55 na ako. Ah, 55 ka na ngayon, December? Ah. Wow. Mag-happy birthday ko. Thank you. Pero taga saan po kayo? Kasi mahirap magsinungaling, di ba? Ano naman po? Taga saan po kayo? Cotabato. Ano pa pa? Mindanao eh. Hindi ah. Hindi naman. Hindi na sa Malaysia ko ngayon. Ano po ba? Kasi yung mga anak ko dito na nag-aaral sila. Ilang anak mo, ma'am? Konti lang po. 6 lang. 6? Ay, pwede na yan. Pero malalaki na sila. May apo ka na? Oo. Mister mo saan? Wala. Ewan ko na po. Iwalay kayo? Opo. Maganda bang pag-iwalay niyo? Hindi naman. Baka kung kasama kita, puro gulo-gulo ang ano natin. Kasi ayoko yan. Sino ba naman po ang may gustong may gulo, di ba? Kasi minsan, hindi naman sa lahat ng babae sinungaling. Minsan, hahanap siya ng lalaki, pero ang kawawa naman yung lalaki, nagmamahal sa'yo, ganun. Vice versa po yan. May mga lalaki din pong sinungaling. Ayun, correct.
Hindi po ba? Depende po sa tao yan. Depende po sa ugali ng tao. Anong trabaho mo dyan? Katulong po ako. Wow, sana all. Ay, sana all. Okay naman yan, anong trabaho mo? Oo naman po. Mabuti itong anong trabaho. Hindi po ba? Gato lang nasa sagasahan. Wala nang asawa mo? Po? Ilang taon? Yung? Pag-iwalay nyo ng asawa mo? Tagal na po, mga ano na, mga 10. So ngayon ang edad mo, parehas lang yung edad? 5-4? 49 po ako. 49, o. Pero, parang bata, no? Hindi mata? Maganda lang po siguro itong ano, camera ko. Ganun? Mm-mm. Baka akong naruduling. Ay, baka po. Ay, joke lang. Hindi. DJ, kumusta DJ? Ito si Reg, magwapo lalo. Diyos. Advance, DJ. Merry Christmas. Sa'yo din, sir. Sana magiging merry yung Christmas mo kasi andyan na si ma'am. Si ma'am din? Si ma'am din? Oo po. No? Regalo ko sa birthday mo. Thank you, DJ. Baka ito na. Ilang taon ka na nga ulit, sir? 5-4 na. 5-4. Tandaan namin, mga viewers, ha? Pag sumali ka ulit, malala namin yan. After a year, 54 pa rin siya, no, DJ? Hindi, di ba yung pagsaka yung ano, 5-3 ako? 5-4. Oo, tama. Hindi, ito yun. 5-5 na ako. Tapos na sa ano? Pero malakas pa. Malakas na ano, po? Malakas sa trabaho. Malakas din po kumain. Hindi po, kasi nag-control ako sa pagkain. Oh, diet na po. Yes po. Malapit ng Pasko. Oo nga po eh. Dance Merry Christmas po. Sana makamit kita sa Pasko. Pero dito pa ako sa place. Pwede. Oh, nag-meet na po tayo. Hi po. Hi. Huwag ka mag-alala din. I-meet kita sa pag-uwi ko. Parang marami ka nang sinabihan ng ganun, sir. Lahat ng nakausap mo dito. Marami. Sa tutulin, marami pa rin nasabihan ganyan. Pero hindi natuloy. Walang tuloy, no? Walang tuloy. Ako lang binablock ako sa ano, sa imo. Aos na, no? Totoo lang. Ewan ko ba? Yung last year, di ba DC yung last year, nakila ko yung taga-Korea? Yung nagtatrabaho ko ako? Ayun, iniwan ako. Biglang, i-block ako agad. After ninyo mag-usap? Baka ito na, si Miss Lid na ito. Sana po. Medyo ano po kasi kayo eh, yung bang... Wala. Hindi ako magkakalit sa tao. Kasi wala kong bisyo. Mabait yan, ma'am. Oo, mabait yan, ma'am. Limang bisyo siya nagdadasal sa isang araw. Walang bisyo. Hindi mo nagsigarilyo. Tipid pa kumain kasi nagda-diet ngayon si sir. Oo nga sir. Mabuti sir DJ, kilala mo ako. Baka ano, kaya po blin ako kasi natakot po sila sa pananalita nyo, pabigla-bigla eh. Baka yun, yung ano, yung pananalita ko. Kasi minsan... Pero ikaw, hindi ka matatakot sa akin. Hindi naman po. Wow. Hindi naman po kayo nakakatakot. Sana Miss Lynn, sana magkasundo tayo. Mm.
Di ba, di? Sa pagtapos natin ito, continue natin ang pag-usap. Magaling po. Huwag ka mag-alala. Hindi po ako nag-aalala. Kung pwede lang, tutuluyan kita. Ay, huwag po. Gusto ko pa pong mabuhay ng ano, medyo matagal-tagal po. Hindi kita tutuluyan. Tutuluyan kita sa pagmamahal. Ganun. Ay! Sana all. Nandiyan naman si BJ. Sana BJ, sana matuloy na kami ni Miss Lynn, di ba? Sana. Di ba sabi niyo, sir, pauwi ka na? Nalala ko last time, sabi niyo, uwi ka na? Hindi na matuloy, Sir BJ. Hindi na matuloy kasi? Kasi sa amin, Lindol. Lindol ba? Lindol saan? Sa Mindanao. Matabato. Eh, dito din sa Maynila, ah. Lumindol kahapon, ah. Kahapon. Hindi naman sa natatakta sa pag mamamatay tayo. Kaya saan, ano, lugar mamamatay. Oh, so takot ka sa lindol, ganun? Hindi na po sa lindol. Pero ang sasakyan, aeroplano, ayaw nila. Ang barko, ayaw nila, ganun. Oh. Oh, yung mga anak mo, nag-aaral pa sila? Yung ano, dalawa naman po. Ano? Yung apat may sarili na pong pamilya. Ano? Ang babae, ilan ang babae? Lima po. Bunso ano, yung dalawa. Lalaki wala? Bunso nga po. Ano? Bunso yung lalaki. Opo. So yung ano, yung ex mo, may asawa na siya? Asawa na? Hindi ko po alam. Hayaan niyo pag nagkita kami, tatanungin ko po. Wag. Baka ano, sabi niya, bakit pumasok ka sa buhay ko? Ganun. Tama na. Baka itanong kung gusto kong balikan. Siyempre, mabait ka. Bakit ka iniwan? Ganun. Hindi po niya ako iniwan, ako po yung nag-iwan. Oh, gano'n po. Wow. Kasi ano, third party po dahil. Tatlo ang anak ko. 31 at saka 19, saka 17. Bungso, ang bungso lalaki. Pangalawa, yung pangalawa, babae. Okay po. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, anak. Hanap ako ng nanay. Pero walang matagpuan. Saan na ba yung nanay nila, sir? Hindi nila nakikita? Nasa ano pa sila? Mag-ano na sila sa Facebook? Pero ako wala na. May nanay naman sila eh. Ano ba hanap ko, Sir DJ, yung bayad niya sa bayad ng asawa ko. Yung asawa ko mabait. Sana katulad ni Miss Lynn, ang bayad niya. Ano po nalaman mabait ako? Mabait naman po pala, ba't kayo naghiwalay? Iwan ko. Ambot sa langaw. Hindi siya totoo, no comment. Ay, baka kayo po. Ang asawa ko, katribo mo, Ilocana. Taga Cagayan Valley, Apari. Malayo po sa amin. Apari. Sa dulo ng ano? Dulo ng Taiwan. Marapit doon sa Taiwan? Ito ba? Mabay. Mabay tang asawa ko. Parang bayad ko. Expire lang siguro yung kasal nila, mama. Kaya naghiwalay. Ay? Sana all nag-expire. Tanong ko lang, ma'am. Kasal kayo sa asawa mo? Po? Kasal kayo? Oo. Hindi po nag-expire. Tapos kung ano,
kung time dalawa, hindi siya mag-ano sa atin, ha? Sabi niya kayo noon, bakit nagpakasal ka ganun? Hindi ba? Hindi na po, nag-usap na kami na kung may attachment man kami sa mga bata na lang. Sa mga bata. Pero may gasto, nag-ano pa sa mga bata, gastos, meron pa. Siguro. Huh? Nagsusupport daw, ma'am, sabi ni sir. Siguro, sir. Ay, di mo rin alam. Siguro. Siguro na patulatan mo kung magbibigay o hindi. Basta, ako diretso lang ako sa support. Talagang wala kang boyfriend? Wala po, sir. Wala nga makagusto. Ako? Baka tayo na. Ay, kayo po. Baka tayo na. Baka tayo na? Yes po. Malay natin. Pa. Pinatagpo ng Panginoon. Pinagtagpo ni Sir DJ. Yes po. Sana po. Nandito pa ako sa opisina, hinihintay ko yung amo ko. May meeting sila. Kaya parang ikaw yung boss dyan, sir. Ikaw yung nakaupo sa upuan niya. Nandito pa ako sa opisina. Oo. Kala ko kanina, ikaw yung boss, kuya. Ako lang ano? Parang ano, yung ano, driver lang ako? Okay naman yan. Marangal na trabaho. Dati, sir, dati di po ba, sir, sa ano kayo, sa school driver kayo, sir? Sa mga school bus, sabi mo? Oo, pero yung bumito na ako. Lumipat ka na naman? Tuwing tawag mo? Lumipat ako. Kasi dito ang lakas ang tahon. Tapos dito, may bulus pa ako, Sir DJ. Mahilig si Kuya sa paglipat-lipat, ah. Sa trabaho. Hindi naman sa, ano, ganun. Sa trabaho lang siguro, mama, pero sa... Natin yung, ano, yung matandang sahod ba? Sa trabaho lang. Pero kung sa asawa, hindi na kailangan palipat-lipat. Yung dati yung trabaho, sa totoo lang, maganda. Ganda ang trabaho ko, dati. So ngayon, okay lang ang trabaho ko. Ganda pa rin ang trabaho mo. Sige, ikaw lang magtanong. Magtanong mo, mental block at ako sa kagwapuhan mo, kuya. Ha? Anong inalam mo sa laki, Miss Lynn? Faithful po. Ano pa? Masipag, mabait, ganun. Magmahal. Siyempre, andun na rin po yun. Ako naman, gusto ko sa babae. Katulad ng asawa ko, babae. Tapos, pagdating ko. Move on, kuya. Pagdating ko, balikan mo. Preparan ko kain. Balikan mo na lang po kaya yung ex mo, sir, yung asawa mo. Oo nga, yun din man sinasabi mo lagi. Mahirap na. Mabait naman yun, okay lang. Oo, mabait naman. Tsaka hindi ka pa yata naka-move on. Mag-move on ka naman. Tama na, sa mga bata lang sila. Binagtanong si Rob, baka yung asawa mo mabait pero ikaw daw hindi. Mabait na. Hindi man ako mamamalanakit ng babae. Wala. Kahit kulot-kulot, wala. Walang bisyo. Walang bisyo. Kung matutulog ka, binabantayan kita. Walang ano, makapul sa'yo ng mga lamok, ganun. Ganun ang bayad ko. Para hindi ka masaktan. Sabi ko lang buong, kuya. Bantayan ko ako sa pagtulog. Sabi ko lang buong.
electric fan. Kahit po, Miss Lynn, napapagod galing trabaho. Kung tayo na makikita mo, kano kita kamahal. Sana all. Katulad ng asawa niyo po dati. Yes po. Sana all. Sana hindi magbabago, di ba DJ? Ewan ko, umbot sa langaw. Ilang minuto, DJ? Ikaw, sir. Ayun, hindi ko yan. Hanggat mapa-oo mo si mami. Hindi ba ito abot ang isang oras? Madaliin mo para madali matapos eh. Para kailangan mo mapa-oo muna talaga si mami. Maghahaba pang ano namin. Pag-usap namin ni Miss Lynn. 5 oras pa. Di bali, Miss Lynn. Sa pagtapos ito, kung tingin natin, huwag mo kalala. Pwede ba sa'yo? Pwede ba sa'yo? Pwede lang. Pwede, kuya. Pwede yan. Mamaya, ipasok kita sa ano, sa WhatsApp. Hindi na sa imo. Masinger na. Wala po akong WhatsApp. Hindi, gagawa tayo para sa atin. Ano, pwede? Eh, kayo po bahala. Basta ibigay sa akin ang ano, tapos akong gagawa. Hindi, kasi hindi pwede pangitin ang number nito. Ibigay mo lang sa akin akong gagawa. Ganun. Pwede ano? Pwede rin i-install ko ulit. Bakit naman kailangan pa ng WhatsApp eh? Nasa imo na kayo, connected na kayo eh. Ba't doon pa kayo? Kaya. Hindi, kasi ay, si DJ nag-ano sa atin siguro, nag-monitor. Hindi, umaalis po kami noon ha. Hindi nyo ba nakikita? Makikita nyo po yun, dalawa na lang kayo. Pagka Sir DJ, ito na talaga, wala ng pag-iwalay. Grabe ang ngiti ni Miss Lee, no? Tulad po ng asawa niyo. Oo. Oh, palang ngiti mo yung asawa ko. Palang ngiti mo katulad mo. Balikan mo na yung asawa mo, sir. Pero hindi naman po kami magkamukha ng asawa niyo. Hindi naman. Pero sa, ano, sa, parang ganun, kung ginagawa mo, ganun, maalala ko yung asawa mo. Kangiti, ganun. Missing the past. Tama. Mahalin mo ang tao, mahanap ng, ano, Alam ko na dahilan, kuya, kung bakit walang nagtagal sa mga ano, kinuusap mo. Bakit? Kasi parang nakikita mo yung asawa mo sa kanila. Hindi naman. Minsan maalala ko. Pwede sa akin. Kasi sa, siyempre sa part namin mga babae, pag yung ganun, yung, di ka, yung, ano ba tawag doon? Palagi mo pa rin kasi maaalala yung asawa mo. Sa akin lang, Miss Lynn, kung lalabas na sa bahay, hindi ko na aanuin. Pero yung ano nito sa puso, sa yung bait niya, minsan maaalala ko. Katulad mo, palangiti ka. Ganyan yung asawa ko, palangiti. Pero parang sa akin ha, parang mali pa rin na parang kinukumpara, ganun, di ba? Kasi ako, kasi hindi kami kasal. Hmm.
O dapat ano? Dapat sumukan ka muna, pakasalan mo. Baka ikaw na. Baka ikaw na. Baka. Malay natin. Malay siya. Sama ka na, sama ka sa akin sa Malaysia. Sasamahin ko na. Lagi na lang sa isip, mga sandaling tanggapin mo. Maalis? Hindi pa maalis, DJ? Bakit? Anong hindi maalis? Eh, yung ano po? Asawa mo? Yung kinakanta po ni DJ, ang ganda po. Bakit umiyak ka? Bakit umiyak ka? Hindi po. Hindi po ako iyak. Ganda mo naman? Sana all. Sana all. Talaga. Sana ikaw na nga. May kantang ganun ah. Ah? May kanta? Kanino kanta? Hindi na po maawal. Basta meron po. Sana ikaw na nga? Mm-mm. Wow. Ah, kaya ano ata yun eh. Si Sir Willie. Sana ikaw na nga. Ikaw na nga ang pinatagpo ni DJ para sa atin. Dalawa. Sana nga po. Okay, huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nang blablak. Di ba, eh? Pwede naman tayo, pwede naman natin ituloy itong pag-uusap natin. Pwede naman po. Baka, baka ito na magkatuloyin tayo, ganun. Wala makakahad lang. Huwag mag-alala. Tuloy pa rin yung pag-usap natin. Lagi kita tawagan. Promise! Sige po. Lagi kita tawagan. Hindi ko nahihintayin ng tawag mo. Ako lang tatawag sa'yo. Ah, eh, sige po. Baka makakuhin mo eh. Sincere eh. Nakilala niya kung hindi natatawag sa akin. Hindi ko ganun. Ganun po ang information nito. Kaya ipaglaban ng pagmamahal. Hindi mo po ipaglalaban. Kaya ipaglalaban ng pagmamahal natin. Magkasakali, ikaw na nga. Maging puso na. Maging puso. Ayoko. Matap ako, Kol. Grabe ka kumiti eh. Grabe yung ngiti mo ah. Eh di ba nga po, yung ngiti ko parang sa ngiti ng asawa niyo? Yes po. Mm-hmm. Ang tamis ng ngiti mo para sa akin. Pag prutas po, ano po? Strawberry. Sarap. Strawberry? Yes. Pwede ma, huwag ka maasim yun ah. Hindi. May maasim, may ano, matamis. Strawberry. Mm-hmm. Paborito ko yan. Ay, ganun po. Tubi rin. Ikaw lang mag-isa sa bahay. Po? Ikaw lang mag-isa sa bahay? Ay, may kasama po. Ganun. Sino kasama mo? Kasamahan ko rin po dito sa trabaho. Siguro inaantok ka na doon? Di po naman po. Baka pagtapos natin, tawagan kita, nakatulog ka na ganun. Eh, depende po sa oras ng pagtulog, pagtawag niyo po.
pag tumawag po kayo ng alauna ng umaga, syempre, tulog na po ako nun. Kasi parehas ang time natin dito sa Malaysia, parehas. Alam ko po. So, alam mo, mahalin kita. So, alam mo, mahalin kita. Ayoko! Ayoko! Ano po yung tulad po ng pagmamahal niya sa asawa niyo dati? Ha? Tulad po ng pagmamahal niyo sa asawa niyo dati? Sabi sa kuno sa asawa ko, walang iwanan. Tapos, ako naiwan. Sana hindi naman. Eh, hindi ko po kayo maiiwan. Kasi malayo po kayo. Hindi kahit malayo. Hmm. Kasi kung mahal kita, minahal kita ng ano? Sobra. Ang malayo, malapit. Diba? Walang malayo sa pagmamahal. Malapit. Ay. Pardon po. Okay po yun. Kasi kahit iniintay ko ng amo ko sa meeting, ito, nag-uusap pa tayo. Sana. Sana hindi ako iiwan ulit. Sana ikaw na nga. Ako ng puso ko. Ano po sinasabi ng puso niyo? Parang kumikirot ng puso ko. Para ikaw na nga. Kumikirot po yung puso niyo? Yes po, yes po. Parang ano, parang inutosan ako, sabi niya. Baka iyan na ang ano mo. Ganon. Sana hindi ka magpapo. Pero bakit po kumikirot? Ha? Una-una, ang puso ko sirado na. Pero kaya ko buksan ang puso ko. Yung taong nagmamahal sa akin. Pero ilang taon na po kayo ulit? Ha? Ilang taon na po ulit kayo? 5-4. Okay. 5-4. Itong year, 5-5 na ako. Labas na sa ano. Anong date po ng birthday niyo? Ha? Anong birth date niyo? 1961 na po ano pinanganak. Anong petsa po? May. May? May one? Labor Day. Yes po! Yes, correct. Mabuti alam mo. Ano naman po? Bakit alam mo? Diyos ko. Nung grade 1 po ako, pinag-aralan namin yan. Yan ang hinahanap ko sa babae. Kasi sir, dati nung 1961 po kayo pinanganak, di ba? Sir, no? 19? Ha? 19 ano ko po pinanganak? 69. Ah, 69. Eh, sabi ni ma'am, Labor Day. Yes, correct. Pwede kita ilabas sa, ano, Labor Day. Kung magka, ano, magka-takbo tayo, pwede kita ilabas. Pwede kita email. Sana, Kailan po ba kayo, ano, uuwi ng Pinas? Tinan ko muna ang ano, kasi yung aeroplano ngayon ay makarinig ang Lindor, hindi siya nalilipad. Alam mo na ang Malaysian. Takot. Matakot ang Malaysia. Ay naku. Ay, dyan muna po kayo. Baka lagi pong ano. Lindol-lindol. Booking na ako ng ticket. Naka-booking na ako.
Okay lang may sakit. Pero ngayon ni forward ko ulit. Siyempre kung magkita kayo niyan, lindol na naman. Oh. Ano, Sir Jerry, lindol naman kung magkita kami? Wala. Kala ko sa isip ko lang, nasabi ko pala. Wow. O din ano siyang hindi uuwi, DJ? Pag ganun, di ba takot siya sa lindol? Hindi naman ako matakot sa lindol, pero yung mga bata ba? Yung mga bata, yung mga anak ko, alam mo na? Hindi pa po. Ako, wala akong takot. Kahit yung dadaanan, may buhaya pa. Pwede kita puntahan. Pero pag hindi mo... Basta mahal kong tao. Oo. Basta mahal kong tao. Kahit yung ano, yung dinadaan ko may buhaya pa, kaya ko, ano... Pwede ba ko na daan? Para lang makita kita. Ano? Kita mo ba? Alang-alang sa pagmamahal niya sa iyo, kahit yung may mga buhaya pa yung daanan ni Sir. Baka Sir, hindi yung hindi matutuloy. Sana ito Sir DJ matutupad na. Kasi sa paningin ko si Miss Lynn mabait. Ay uupo ah, mabait ako lalo na pagtulog. At saka yung ano? Kasi yung asawa ko parang Chinese, parang Korea. Ano kayo ng Korea, para kang Koreana. Malapit mo nang sabihin magkamukha na kami, kuya. Kanina yung... Kasi yung asawa ko parang Korea. Maano ang mata. Yung ilong hindi naman panguna tulad. Yung original, ilong ng Pilipino. Ang ilong, walang halo. Katulad nyo, ano yung ilong? Original, walang halo. Parang sa asawa nyo din po. Ganun din. So, kung gabi, Miss Lynn, anong oras na matulog? Depende po. Okay, ganun. Baka matulog na kayo, ma'am, ha? Sabihin mo lang. Baka gusto nyo, i-off-cam ko na kayo. Sir, patulogin mo na si mama. Bantayan mo, baka kagatin ng lamok, sir. Oh, wag ka mag-alala, Sir DJ. Ako lang babantay sa lamok. Sana walang mananakit sa'yo. Langaw, pati sir ha, huwag mong padapuan ng langaw si ma'am. Ewan ko, umbot sa langaw. O paano na, i-off cam ko na po kayong dalawa, no? Thank you so much. Okay, thank you. Good luck, bye-bye. Okay, mag-ingat lang, Sir DJ. Ano, putin natin ang pag-usap? Putin natin? Pa? Putin natin ang pag-usap natin? Putin yun? Kayo po bahala. Sige, tawagan kita. Tawagan kita mamaya. Ah, sige po. Bye-bye po. Okay. Ingat lang. Sweet dreams. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Bata pa kukul. Bata pa kukul. Kukul! Ayaw kukul! Bata pa kukul! Oras natin, 12 minutes after 10. Standby. Susunod, no? Si Glenn at saka si Raimi. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.
kulang na lang sabihin ni girl ani sir kanina na ano na tawag po dyan, si girl na yung asawa niya talaga, no? Madam Remy, sintro po sa camera ma'am para kumasya po kayo ma'am. Hindi po kayo kita. Ma'am Remy, nakatagilid po kayo. Opo, no? Kasi hindi po kayo kita sa screen. Wala pong asawa ma'am Remy, boyfriend ngayon. Hello po, good evening. Ma'am Remy? Ay, naglalag na siya. Wala na. Sir Glenn, paki-cancel nga po ng tawag, sir. Tatawagan natin ulit si Ma'am Remy. Oh, nawawala siya. Tagasan po ba ito si Ma'am Remy? Manager, yung girl? Pa? Standby. Saudi, no? Hindi na nila sinasagot, manager. Kay Mel's SC, no, thank you so much once again to you, no. Kay Ima Makabugto, no. Oh, good evening. Kay Amera Lagunsad, thank you. Ayaw Nanay Pearl. Hindi na nila sinasagot. Ilang taon po ba yun si sir? 53. Pariyong 53. Ah. Ay, alas 10 na, baka inaantok na sila. Hindi na sinasagot, oh. Ah. Pero yung, andyan pala yung girl. Pero nagko-connecting lang. Manager, may na yung signal. Yun lang. Sixteen minutes after 10 o'clock Philippine Standard Time, manager. Di bali ah, no? Merkulis pa lang naman po ngayon. Ah, medyo nahirapan si manager sa ubo nyo. Kasi nung nakaraang mga linggo, di ba? Last week parang sobrang lamig, no? Eh, nasa tuktok kami ng bundok. Lakas ng hangin, no? Parang daig pa yung bagyo eh, no? Tapos ngayon sobrang init. Paiba-iba yung klema. Parang pag-iisip ninyo, no? Diyos. Dati love mo siya. Ngayon hindi na. Kasi meron ka ng iba. Seventeen minutes after 10 o'clock. Di bali manager ah, no? Ano po, no? Oh, exit po kaming maaga ngayon ha. Don't you worry, kasi si Nanay Pearl medyo nahihirapan po mag-line up. Bukas babawi po yan. Hindi siya makasalita ng maayos, no? Kasi mas mahirap pa po yung ginagawa ni manager kaysa sa akin. Ako, host lang po ako dito. Siya yung mga nagla-line up, yan, gaiga-iga. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Salangaw. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Thank you so much, no, sa inyo pong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, syempre yung mga followers, viewers natin, listeners sa abroad, mga OFW. Hanggang bukas pong muli, alas 12 ng tanghali until 2 p.m. Siyempre, back to back po yan ng ating greet
greetings portion. Oh, shout out na. Thank you sa loob po ng isang oras, 45 minutos, 30 segundos na pagsasama. Hanggang bukas pong muli. Ako po si Abian Mujel. And behalf kay Nanay Ferdinand Beatrice Pangaliban Meneses, kami magbati sa inyo ng an advance Happy New Year. Live na live mula po dito sa Metro Manila. This is OFW Emotion. Keep safe, keep smiling, God bless. Magandang gabi, Pilipinas. Music and more. Abian Mujer. Abian Mujer. Gallardo Pauline, ha? Gallardo Pauline, thank you so much. Like the music of it. I think it's really catchy. Between love and madness. Abian Mujer. Powered by. Abian Mujer. Abian Mujer. OFW Emotion. OFW Emotion is now signing off. To God be the glory. OFW Emotion.